maraming na-believe no sa yung magical run ng Alaska. Eh, sino lang ba tinalo nyo? Ba naman yun, di ba? Hinebra, ba't o, Intex, San Miguel, gaan-gaan naman yung schedule nyo. Kung kami na-believe, kayo ba within the team, never kayo na nagtaka o never kayo nagduda sa magagawa nyo? Siyempre sa amin, siyempre nandun yung ano namin, yung believe namin na kaya namin. Pero ako, kung tatanungin mo ako personally, nag-game 5 nung Hinebra, medyo ganyan ako. Kasi alam ba ni Tim? Alam ba ni Tim? Hindi mahilig sa internet. Personally lang, yun lang yung naramdaman ko. Pero si Coach Tim kasi magaling sa mga parang pag-motivate tungkol sa mga ganyan eh. Doon ako talaga sobrang bilig sa kanya. Yung how he handles pressure talaga pag sa team. Kung ano yung mga... Isang marami siya sinasabi sa amin eh. Kasi sinasabi niya, 21 years na sa liga, so alam na niya mga dapat gawin. And kami naman, nasa players, naniniwala naman kami sa kanya. Naniniwala kami sa coaching staff. Ayun, eh luckily, na nalampasan namin lahat. So, yun. Ito si Ellie. Ito eh. Actually, laking baklaran to. Ito yung kilabot ng... half court ng baklaran. Kasi sa baklaran, puro half court lang. Diyan natuto yan. Sa kanto-kanto lang. Sa kanto-kanto ng half court. Marami doon nagtatanong, sabi nila, si LA ba ang paboritong team talaga? LA rin. Actually, hindi. Ano yung paborito mong team? Ano ako eh, I'm a Tony Parker fan eh. So, San Antonio. Not really San Antonio. Baduy. Baduy. Hindi nga ako sinasabi sa'yo, baduy mo mag-ibakan. Oo. Bakang ikaw lang ang San Antonio para sa buong Pilipinas. Kaya nga nung naglalaro Boston LA, nagkakansawan sila, suwisigaw ako doon. Spurs pa rin. I'm Tony Parker fan eh. And then next is Steve Nash. Mga point guards. Point guards, siyempre. So, gano'ng kalayo yung level of play? Tony Parker at Steve Nash. Ano mga, pero... Do you pattern your playing style sa mga idolo mo, whether NBA or NBA? Oh, definitely. Oh, una-una kay ano, kay Olsen. Mentor ko siya since college, si Olsen. Matagal na naglalaro. Oh, 40 years na yata naglalaro. Hindi naman 40 years old lang. Oh, 40 years old pero magkakalit yun. Hindi, naging mentor siya nung college, nag-start nung college. And then yun, idol ko na siya, nanonood ako dati sa San Miguel siya. And then, yun nga, naging kakampi ko pa siya. So, sobrang talagang nakita ko siya kung paano talaga maglaro. Yun talaga yung natularan ko. And sa NBA din, Tony Parker. Kasi, ano nga, ironically, yun yung sinasabi ni Coach Tim na parang sinasabi niya sa akin na pwede kong ipattern yung game ko. Ganyan. Pero, sa triangle, medyo mahirap. Kasi takbuhan, tumatakbo eh. So, pero, at somehow, yung pattern yung game ni pero si Sunny Toss naman, pag mapapansin mo, parang sing exciting siya ni Tim Duncan. Diba yung mga galaw niya? Pwede naman siya Tony. Tony Kukoc. Triangle. Oy, okay. Nabanggit mo. Triangle. Triangle offense. Ganyan. I-share mo naman sa, ano, sa million, billions of FTW viewers, no? What is the, bukas, tactical secret ng Alaska? Aside from the triangle, ano pa yung mga ginawa niyo strategy para taubin itong mabibigat niyong naging kalaban? Actually, ano eh, wala kaming bagong ginawa eh. Triangle last year, 3 years ago, 4 years ago, yun din yung ginawa namin eh. So, ang dami talagang option ng triangle. Every time, syempre, yung mga option kasi ng triangle, nagre-react lang kami kung anong binibigyan ng defense eh. Yun yung maganda sa triangle. I-stop nila isang option, meron kami isa. May ganito, may next option na naman. Ganun eh, non-stop eh. Non-stop yung mga options niya. So, kaya medyo siguro hindi nila mabasa talaga yung triangle. Yung sinasabi ni Coach Tim na talagang kaya sila nahihirapan. Kasi akala nila, bigay lang namin yung bola kay Diamond, kay Simpson, okay na. Pero... there's an option eh. Maraming option talaga na ginagawa yung triangle. Hey, you talked about it kanina, di ba? Nung game 5, nung kalaban yung Barangay Hinebra, was that the turning point that you, the team started to believe, uy, kaya pala natin to? Or, pag nung nanalo kayo, inisip nyo, ay, naku naman. Pagkatapos ng Hinebra, token text na ba? Ano ba to? Oo nga. Yun, exactly. Yun yung sasabihin ko dapat kanina na, yun nga, yun yung naging turning point talaga nung parang talagang yung moral ng team. Talagang doon namin nakita. We stayed as a team talaga yung afternoon. Then
mas naging tumas pa yung moral namin, pinalo namin na token dice yung game 1. Kasi everyone saying na fresh yung token text, tapos kami pagod na kami after the best of 5 series against Ginebra. And then na-prove namin na nung game 1 talaga na sobrang kaya namin, and then yun, dun talaga namin kinuha yung strength ng team. Yung mga kalaban nila, LA, they're not just strong teams, hindi talaga. Ginebra, you had JJ Helterbrand, Mark Kagiwa. Oh, hindi, I'm talking about point guards first. Okay. Kasi alam mo naman saan pupunta nung tarong na to. JJ Helterbrand. Token text. Jimmy Alapag. May commercial ba? San Miguel. Ang dami dun. Pamigay ka. Mentor niya pa, nandun. Oo, yung kanyang ano. Ilang taon na ba si Olsen? 59. Okay, so, nung nakita mo yung kakayahan mo against all these top point guards, ito na yung the best point guards in the PBA. Ikaw ba'y nagulat? O ikaw ba'y parang, di alam ko naman, kaya ko talaga. Start pa lang ng quarterfinals, parang kinausap na ako ni Coach Tim na yung magiging challenge ko talaga this, una-una yung sa Ginebra muna, kasi yun yung muna yung kailangan namin lapasan. Sabi niya sa amin, which is hindi talaga madali, sinabi niya sa akin, hindi madali, and expect na you play 40 minutes for a game, which is hindi madali kasi talagang vitamins ka na sa umaga. grabe talaga, hindi talaga madali yung sa akin, nakausap na nila ako, kung hindi si coach team, coaching staff, kinakausap nila ako, kaya pa ba, kaya mo ba, sabi mo lang kung may masasuggest ka. Very supportive sila sa akin, and ako personally, ako parang naging challenge sa akin na parang naisip ko parang pag malampasan ko to, na parang yung level ng game ko talagang maging part ako ng elite point guard ng PBA. Ikaw nagsabi niya. Ano sabi mo? Ikaw nagsabi niya. Ikaw nagsabi niya. Pero gusto ko lang maging part. Ah, okay. Gusto ko lang maging part. Kasi sino pa ba yung nasa elite? Ilan ba kayo nandun? Madami. Madami. Si ano, Magic Johnson. Gary Payton nandun. Yun lang yung naging challenge. Yun lang yung sinasabi nila sa akin parati na sana maging challenge sa iyan. And ano naman, sinuportahan naman ako ng teammates ko, especially mga teammates ko na tinulungan naman nila ako. Eh hindi talaga madali. Sobrang hindi madali. And hindi ko inexpect na kakayanin ko 'yun. Ang hirap pa eh. Backup niya si Topex, threat 'yo. Ayun, oo. Kung di ka mag-ingat, nagkasama niya 40 minutes mo. Nagkasama niya ako kay Topex. Tinan dumating. Timing. Pero in fairness kay Topex, sobrang pinupush niya ako every practice. Mm-hmm. Pinupush niya ako. Kasi sabi, pare, sorry ah. Kaya akong gawin to. Akala ko tinutulak. Sana may injure ka. Akin na to. Hindi ganun. Pinupush niya ako. Kailangan akong gawin to. Ganyan. Talaga, at saka very vocal siya sa akin. Kung ano nakikita niya, sinasabi niya. So, malaking bagay din. So, again, ito yes or no lang. Ha? So, are you now the best point guard? No. Sandali. Imbaklaran. Imbaklaran. Hindi natatanong ko. Yes or no? No. No pa rin. Alaska. Alaska. Yeah, ako, isa lang point dyan. Okay. So yes or no? Yes. Yes.